Guys, welcome back. Alright, dito na tayo sa ano. Ito is isa sa magandang corner din to dito. Bago to dumating ng Lambok pag ano, galing ka sa south sa may ano Oslo or something Butambuan. Bago ang Lambok bago mag Bajan town. Pero pag galing kang Cebu City, lagpas ng ano Bajan town, municipal. So dito yan o, Lambok yun. So guys, kung makapunta kayo sa Lambok, wala namang problema kung ano, pupunta kayo ng Tagari, hindi kayo Tagari to, gusto nyo pumasya ng Bajan Highlands, pwede kayo ano, magkarkila ng mga scooter. So alam ko, pag ano yata, corner 500 yata per day. So pwede kayo makiya ano, 400, one day. So ang daan na naman papuntang Bajan Highlands, pag galing kang city, lagpas ng 7-Eleven, lagpas ng 7-Eleven pakaliwa. Okay, pag lagpas ng 7-Eleven, may kanan o may kanto pa diyan ano eh, maliit, pero hindi 'yun, yung pangalan sumunod na malaki. So makikita nyo yung daanan. Pag galing naman sa dito sa south, dito ka dumaan sa ano, bago mag 7-Eleven dapat makakanan ka na. Kaya ito, galing south to eh. So kakanan kami mamaya. Lagpas ng school ha, high school, kung galing kang south, lagpas ng high school. Kita nyo naman yung high school, oh elementary, sorry ha, elementary yata, oh, Bajan elementary school. So yun ang ano, wala namang bayad doon, libre naman. So kung gusto nyo pumasyal ng ano, overlooking, maganda kung ano, early morning or sa hapon talaga. Kasi upo at least, pero ganun din, social distancing, mask. Pero sa pagpunta namin, matagal-tagal na rin to eh. So ano ba to, medyo limited pa ang tao na pinapasok, 5 PM pataas. So okay lang, at least masalamat din kami kay kuya na nakapasok. So malapit na tayo, kakanan na kami sa sunod na ano na yan. High school na to eh, malapit na sa high school yan eh. Ah, elementary. Ano ba yan? Elementary ba dyan? Yan, Bajan Elementary School. So lagpas pa doon. Hindi yun, yun sumunod. Malapit talaga sa proper. Naka-traffic enforcer talaga. Marami-rami na rin ano dito, population sa Bajan eh. So, oh, ito, kakanan na kami dito sa kapila. Yun, kanan na, oh, nag-ano na ako. Oh, regards na tayo sa lahat dyan, sa taga-Bajan. Thank you kayo, thank you sa lahat. Mga Bajan, ano, mga... Yan, dito na to. Dito pasada na to, tawid na to sa kabilang side ng south, sa kabila, sa may dalagit siguro or ano. Basta tawid na to, pero hindi pa tapos ginagawa. Pero ewan ko kung tapos na ngayon. Oh guys, itong ano, tuloy-tuloy. Itong ano, onboard camera na nandun kay ano, Julio 12 66R. Oh, ano naman. So, talagang ano, malapit lang, 'di ba? Piso lang. Hindi kinagas ng dollar. Sa totoo lang, ngayon lang namin na suyo tong mga bundok-bundok na magandang tanawin dito sa Cebu, kasi 'yun nga, nag-lockdown. Bawal tumawid sa ibang lugar. Dati kasi hindi pa natin ma-appreciate yung ano eh. Tapos yung puro trabaho. Hindi na nag-ano ng pasyal-pasyal kasi ngayong nag-lockdown, yun sinusuyod yung mga ano, yung bulubundukin, kaya natuklasan yung magandang mga area. So hindi naman kailangan gumastos ng malaki, pwede gasolina. Kung tipid talaga, magbaon ka ng ano, puso, ano ba yun, yung rice ba, rice na nasa ano, coconut leaves rice, yun ba yun,
Puso guys, yung nasa sa loob ng coconut leaves. Pinasok yung kanin tapos niluluto yun. Puso yan sa amin. Yung ko sa English. Naggawa-gawa lang kung ano yan. Quinto. Tatlo lang kami dito kasi biglaan to. Kasi pag nabuboard tong mga to, minsan tumatawag lang bigla na, sige, punta tayo Highlands or punta tayo kahit saan. So pag malapit lang naman, okay, dito na. Gasolina lang naman gagastusin. So nakita nyo mo sa first episode, 400 yung inano ko sa gasolina kasi yung tank ng ano ko, 17 liters yan. 17 liters. So malakas-lakas kumain ng gasolina yan. So mahirap naman, wala kasing gasoline station na iba dito, masyadong malapit o ano eh, baka utubihin ka. Hindi naman pwedeng buhatin mo yan, hindi man ganun gagaan yung mga motor na yan. So 400 para sigurado makabalik. Pero duda ako, mga 200 lang siguro to, kaya na. Kung scooter naman ang dalhin mo, malamang 50-100 pesos, wala na, sold na. Tapos dala ka ng coconut leaves, rice. Puso guys. Tapos sa barbecue tag 5 piso, oh, di sold na, kain-kain nervyo sa bundok. Di may date ka na. Magdala ka ng sadalin mo yung girlfriend mo, yung wife mo or yung ano mo, kapitbahay niyo, oh, di ba? Di ayos. Sold na. Maganda sana ang daanan, pero alam mo naman dito, papansin mo. Basa-basa pa kasi yung ulan, so limited lang yung dumadaan dito, mapansin mo naman eh. So may mga lumot-lumot sa gilid. Okay, so hindi maganda magpatakbo din ng mabilis or sobrang ano, baka doon ka pupulutin sa tabi. Okay lang sana kung hindi ka masugatan or ano eh, eh kung mga parts ng mga motor mo ang ano, i-order pa sa Japan, ako patay yan. Yan lang ang negative side dito sa mga ganito mga motor, big bike, yeah, ano, mga ano ba tawag nito, mga spare parts, i-orderin mo talaga, so abutan naman ng mga 2 months. So maganda, ingatan na naman. Kahit may insurance pa yan, ingatan. So habang nagano nagmumotor sila, ano natin, ayan, kita mo maganda ang ano daanan. So habang nagano sila, eh ano natin, mag-topic tayo ng ano, insurance. So sa mga ganitong motor, ano ba, installment. Halimbawa installment kasi medyo mahal yung ano kasi 66R nasa around 600 600,000, 650, 640. So naman ang mga ano ngayon, latest ng 16R, 16R ha, kasi may 16RR din eh. 16R, si ang 16R nasa ano na 1M, pero dati 900 pa yan. Pero ngayon bagong labas kay 2021, 1 million na talaga. Piso na lang siguro 'yun, nakita ko. So ang 16RR naman parang 1.2, so hindi basta-basta ang ano yan, mabayaran ng ano kung hindi installment talaga karamihan. So ang lugi ka naman sa installment kasi laki ng patong. So ini wag na natin yung pag-usapan yan, hindi na yan sa ano, bank. Tapos yung R3 naman, ang R3 nasa 200 yata mahigit. O hindi ko kabisado guys ha, ano yung comment down below kung magkano na yung version 2 ng R3 ngayon, yung kay Jamlo. Oo, oh, kita nyo naman, oh. Pero masihan kasi guys pag probinsya ka nakatira kasi makapag ride rides kayo. Pero pag sa city ride, scooter na lang kunin mo kasi walang ano yun eh, walang gear. Tapos naka relax yun na position ito kasi mga nakasakit sa likod talaga yung mga big bike na yan kasi naka aggressive mode ang forma eh, sa ano pa naka bend yung likod mo, bend forward, so ganon. So
siguro ang ano lang, positive side lang dito. So parang feeling mo lang ba naririnig mo yung motor, ugong ng dok. Tapos sa pag luger mo talagang swabe. Hung, ganun ba? Hung. Tapos parang nasa ano eh, heaven. Parang yung naisip mo nung kabataan ka na sana magkakaroon kayo ng future ng ganun, no? Parang natupad mo ba? Anyway, sa city, hindi ko i-advise na mga big bike na ganito kasi traffic doon, masakit talaga sa lingkod. So guys, hindi namin pinutol to ha, kita nyo naman. So dito may harang si sir, nakiusap kami na papatukin. This time ha, mga ano pa kasi ito eh, few months ago. So nakiusap kami, ganun, mabait naman sila. Walang, guys, so hindi kayo hihinga ng bayad ha, guys. Kung hindi kayo taga rito, taga iba kayong lugar, Luzon, Visayas, kung pupunta kayo dyan, Bohol. Taga guys, sa taga Bohol dyan na iba. Yung mga friends natin dyan sa Bohol. Sa Mindanao, regards tayo kay Tatay Digong. Pero, pinapasa kami, guys, oh. Kasi lagpas na ng 5 eh. Pero, sana ngayon, sana wala na. Wala na ano. Kami sa ano. Ah, siguro kung mabilis lang talaga, kung hindi ulan, siguro 15 minutes or nandun na eh. Galing sa baba dyan. Nandun ka na eh, malapit lang talaga eh. So, scooter, kayang-kaya dyan. Tapos na may tambay kayo, dala kayo ng mga coconut leaves rice. Tapos, puso guys yan ha, puso ba. Then, dala kayo ka no, stick meat. Okay, barbecue guys. Barbecue stick meat. Oh, yan. Pwede din barbecue stick chicken. Oh, di ba? Barbecue manok ba? Animal. pwede rin ano, longganisa stick. Oh, di ba? Pwede yan eh. Pwede naman eh. Yan naman eh. Hindi mo kailangan kumain ng marami dyan eh. Wala akong problema. Magdala ka. Pero, dalhin mo rin yung ano mo, dumi. Kasi, inaalagaan natin yung nature. So kung papasel tayo, dali nyo rin yung ano nyo, may sa kung scooter may U-box naman. So, ilagay nyo sa ano, tapos ilagay nyo pag uwi nyo, makahanap kayo ng mga basurahan, okay? Para hindi tayo pagbawalan na dito, libre na nga yung pasyal, dumihan pa natin. So ano yun, actually yung ano guys, yung Burara or kahit saan ka nagtatapon, nasa ano mo yun eh, upbringing or environment na kinalakyan mo, nasanay ka tapon lang tapon dyan, madadala mo yan. Pero pag ano mo yan, ma-practice mo na ganon, clean ano environment. So pinupulot mo yan. So start sa bahay yan. So dali nyo lang yan, pati yung mga sigarilyo huwag na itapon kasi libre to, libre environment. So kung dudumihan natin, problemahin pa natin yung mga tao dyan. So baka hindi na pa ano yan free. Ah, ito na guys. Ito yung unang ano, mababa na ano, may taas pa nito. So, nakita niyo naman, nakarating na kami. So, narinig niyo naman siguro yung tunog ng 66R inline. Narinig niyo no. Ganda talaga, parang sasakyan lang. Oh. Ayan, parang astronaut guys ah. Parang moon landing ito si ano Julio Dos. Si Ma'am Jerly. Welcome. Si Ate Jerly. Okay. Na-enjoy lang 'yung ano, okay. Overlooking. Ah, 'di ba? 'Yun oh, 'yun ang kitang-kita 'yung ano. Tabing dagat. Island. Nasa top na tayo ng ano. Virgin Island. Tatawa ako sa oh. South side beach. South. Yung south, yan yung south naglalakad. Ang pakalat talaga namin na ano na naisip na walang kwentang inisip namin, south side beach, kaso habang tumatagal kasi mahaba kasi sabihin kaya pinalitan ko na lang humble ano para ibaba Bisaya konti. Ito si south. Wala lang sa south. Yan si cool joke boss Jones. Beach. So, kung ano guys, pasyal kayo sa ano, Highlands.
libre dyan guys, walang problema. Basta kailangan linisin nyo lang, yun lang ang ano, yung mga dala nyo pagkain, huwag nyo na iiwan. Okay, dito yung pinakatoktok. Yan guys. So, kita nyo naman. Pwede kayo kumain dyan sa gilid, di ba? Dilisto mo, kay kong islo. Islo dyan kayo magpagabi, ano, tapos uwi na pagabi. So, ganun lang. Enjoy the view. Di ba? Oh. Tama Jer, kami may video pin mare Jer. Nakauna na. Nakauna na siya. Ha. Nagsasalita na naman sila ng Spanish, guys. Spanish, hindi mo niya yun, hindi mo maintindihan mo siya. Spanish kasi yun eh. Wala, dili. Normal lang ang video kay. So, so guys, you wanna see the Southside Bend? No, pa-English pa guys. So here they are. Guys, here they are. Outside base, Bajan Highlands, 5 p.m. Pwede na, pero ano, yung naka-social distancing, one seat apart. First side. Salamat rin kay Ma'am Gwen. Congressman Ma'am Gwen, saka ni ano, napayagan tayo. Taka, yes, it's side. Medyo hindi masyadong stricto sa probinsya kasi sa Cebu City guys, napaka-stricto guys na sobrahan. Pero sa bagay, hindi natin masisi sila. So guys, abangan nyo next na ano namin. Ito, final ano na to. Pero yung next na ano natin, yung papunta naman North Loop sa Isle of Medellin. So yung journey namin doon, i-ano natin na isa-isa. Pero sana ano, subscribe kayo guys ha. Subscribe. Alright. Raffle. Ipraffle yung motor ng green sa gitna. Sa lahat ng nag-like. Thank you guys. Oh, yan na, oh, picture.